Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagsisimula natin ng mga simbang gabi, ialay natin sa Diyos ang ating mga pagpapasalamat, ang ating mga panalangin at kahilingan, at higit sa lahat, ialay natin sa Kanya ang ating mga sarili, puso at isipan. Upang tayo'y maging handa sa pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Kanya ng awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh, God.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin na isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aling mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo ang lahat. Kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagsisimula po natin ng siyam na simbang gabi, sigurado po ako, meron po sa inyo dito, kasama na rin siguro ako na ang sinasabi natin sa sarili, kukumpletuhin ko ang siyam na araw. Ganyan naman sa umpisa. Ang pangako natin sa Panginoon, sisikapin ko pong makumpleto ang siyam na araw. Para bang sinasabi natin sa Diyos, "Panginoon, patutunayan ko sa iyo ang katapatan ko." Tapos hindi nagising sa alarm kinabukasan. Ayan. Pero ganyan, sa umpisa, nais nating patunayan ang sarili natin sa harap ng Diyos. Pero mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa ngayong unang gabi na ito, hindi naman tayo ang magpapatunay ng ating sarili sa Diyos. Sa mga pagbasa natin ngayong gabi na ito, Diyos ang magpapatunay ng kanyang katapatan sa atin. Sa unang pagbasa na ating narinig mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayang Israel, sabi niya, ang pagliligtas ay di na magluluwat. Darating ito, sabi niya, at mahahayag sa inyong paningin. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, kapag dumating ang kaligtasan, ay patutunayan niya ito sa pamamagitan ng mga kamangha-manghang gawain ng Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi tayo ang magpapatunay ng ating sarili sa Diyos. Siya pa nga, ang Diyos pa nga, ang magpapatunay sa atin ng kanyang pagmamahal at katapatan. Yan din ang ating narinig sa ating mabuting balita ngayong gabi na ito. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad ni Juan,
Ang sabi niya, ang mga ginagawa ko na gawain ng Ama, yan ang magpapatunay at magpapatotoo na ako ay sinugo niya. Sa makatuwid mga kapatid, kapag nakita natin ang mga gawain ni Jesus, yan pala ay pagpapatunay niya na ang Diyos ay tapat at nagmamahal sa atin. Muli, hindi naman talaga tayo ang magpapatunay ng katapatan natin sa Diyos. Diyos pala ang magpapatunay at magpapatotoo na tapat siya sa atin. Sa panahon ho kasi natin ngayon, marami sa atin ang gustong-gustong patunayan ang kanilang sarili. Kailangang patunayan ko, ako ang tama, siya ang mali. Patutunayan ko sa iyan. Kailangang patunayan ko, ako ang mas magaling kaysa sa iyo. Patutunayan ko sa iyan. Patutunayan ko, ako ang mas sikat kaysa sa iyo. Hintayin mo, patutunayan ko yan sa iyo. Patutunayan ko sa iyo na ako ang dapat sagutin mo, hindi yung isa na yan, no? Patutunayan ko, ako ang mas kaibig-ibig kaysa dyan sa isa na yan. Ang dami nating dapat patunayan. Kaya ang tao, pagod. Pagod ang damdamin. Pagod ang isip. Kasi laging gustong patunayan ang sarili. At sa mundong ito, madalas, kapag hindi mo napatunayan ang sarili mo, hindi ka kikilalanin, hindi ka mamahalin, hindi ka paniniwalaan kapag hindi mo napatunayan ang sarili mo. Iba po sa Diyos. Sa Diyos, hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili mo para lang mahalin ka ng Diyos. Siya pa nga ang magbibigay ng patunay sa iyo na mahal ka niya at tapat siya sa iyo. Kaya mga minamahal na kapatid, sa gabing ito, hindi tayo ang magpapatunay sa Diyos na tapat tayo. Siya ang magpapatunay na tapat siya sa atin. Sa bandang huli naman po, sa totoo lang, wala naman ho tayong kayang patunayan sa harapan ng Diyos. Kapag ganito pong panahon na magsisimbang gabi na, magpapasko na, at matatapos na ang taon, halimbawa nandito kayo, mayroon ba kayong pinapatunayan sa harapan ng Diyos? Sinasabi niyo ba kapag simbang gabi, Panginoon, ito ho ang natapos ko ngayong taon. These are my accomplishments for this year. Ito ho ang naipon ko. Ito ho ang natapos ko. Ito ho ang nagawa ko. Meron bang nagsasabi sa atin yan? Wala tayong kayang patunayan sa Diyos. Isa lang ang sinasabi natin kapag simbang gabi. Panginoon, napakabuti niyo po sa akin. Salamat ho sa inyo. Lahat ho ng mayroon ako, hindi po ito para patunayan ko ang sarili ko sa inyo. Lahat ng mayroon ako, patunay po ito ninyo sa akin. Mga minamahal na kapatid, manalig ho tayo na ang simbang gabi na ito ay magpapatunay sa atin ng pagmamahal at ng katapatan ng Diyos sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa liwanag. Habang naghahanda tayo para sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat kasapi ng simbahan sa lupa, naway magtanod sa tuwina at maging laging handa sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magpalaya ng mga taong nahatulan nang di makatarong ang kaparusahan at pagkabilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Juan Bautista, tayo naway maging karapat-dapat at kapani-paniwalang saksi ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam na mabigat na pasanin sa buhay, lalo na ang mga nalulumbay at may sakit, naway makaranas ng kagalakan ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumauna ay makatagpo nawa ng kagalakan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan at lahat ng mga intensyong inalay sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ang iyong habag. Binubusog mo ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa iyong landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang Mapagmahal. Oh,
hinihiling namin kami iadya sa lakat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa ating unang gabi ng siyam na araw ng mga simbang gabi. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong sumusubaybay sa ating online streaming ng pagdiriwang na ito, gayon din ang mga taong nagpadala ng kanilang mga prayer intentions at mass intentions na isinasama namin sa mga misa natin sa mga darating na siyam na araw. Nawa ang ating pagsisimbang gabi ay maging mabunga, lalo na sa ating paghahanda sa darating na Kapaskuhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.